Nagbabala ang grupong Piston na baka transportation crisis mauwi ang PUV modernization program. Bagamat pumayag ang LTFRB na luwagan pa ang requirements sa consolidation, hindi raw nila iuurong ang deadline nito sa katapusan ng taon. Nasa front ng balitang yan si Gerard De La Peña. Patikim na raw ng nakaambang krisis sa transportasyon ang dalawang araw na tigil pasada ng grupong Piston laban sa consolidation ng PUV modernization program na sinimula nila kahapon. Ang ilang pasahero tuloy, aminadong nahirapan sumakay dahil madalang ang mga pumapasadang jeep. Kadalasan ko pong sinasakyan is jeep. Mahirap po sa akin kasi puro basiksikan. Humingi naman ng paumanhin ang Piston sa mga naaabalang pasahero. Pero kung hindi raw nila ito gagawin, mas malaking problema ang kakaharapin ng publiko pagpasok ng Enero. Ito pong labang ito ay hindi lamang laban ng mga driver at operator ng jeepney, kundi laban ito ng lahat ng mga pampublikong transportasyon at siyempre sa ating mga mamamayan. Base sa datos na nakalap ng grupo, 26% lang ng mga jeep ang nakapag-consolidate, habang 36% naman ang sa UV Express. Ayon sa LTFRB, hindi na ire-renew ang prangkisa ng mga PUV na hindi sasali sa consolidation hanggang December 31. Kaya babala ng Piston, sandamakmak na ruta ang mawawala ng masasakyan kung magmamatigas ang gobyerno. Aminado naman dito ang Department of Transportation. Pero pagtitiyak nila, magbibigay ng mga special permit ng LTFRB para maserbisyohan ang mga maapektuhang pasahero. Tayo po ay umaasa na matapos po itong December 31 deadline natin, come January 1, hindi po tayo magkakaroon ng transportation crisis dahil po sa nakita na po ng LTFRB na ang mga major routes po natin ay meron ng mga consolidated operators. Para naman mas makumbinsi ang ibang chuper at operator na sumali na sa consolidation, pumayag ang LTFRB na mas luwagan pa ang requirements. Sa dialogo kahapon ng mga opisyal ng ehensya at Piston, pumayag din silang ORCR o Official Receipt at Certificate of Registration na lang at petisyon ng kailangan para makabuo ng kooperatiba. Pwede na rin kahit 10 unit na lang at hindi na 15 ang kailangan sa pagbuo nito. At pinayagan na ang rehabilitasyon ng mga jeepney para hindi na sapilitan ng pagbili ng bago unit. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard De La Peña, News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.